mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Sigurado ka ba sa iyong hindi? Ligtas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong hindi at ikaw ang tunay na magyayari. Okay, muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron na naman tayong debate August 22, 2021, Sunday, 9 p.m. At ang maglalaban ngayon between SDA and Islam. Topic nila, sino ang tunay na sugo ng Diyos? Si E.G. White or Ellen G. White or si Muhammad? At ang ating first speaker ngayon, si Fernando Camacho ng SDA. Siyempre sa panig ni Ellen G. White. At saka si second speaker, Ali, ng Islam, kay Muhammad naman. At bago natin... Okay? Bago natin simulan ang ating debate, syempre, i-explain muna natin yung ating setup ng debate ngayon. Meron tayong 10 minutes na unang pagtatayo, 7 minutes na pagtatanong. Same din sa rebuttal, 10 minutes at 7 minutes na pagtatanong. At ang ating conclusion, 5 minutes, mauna yung ating second speaker, mahuhuli yung ating first speaker at meron tayong 1 minute mamaya sa pasasalamat. At ang meron din tayong rules, babasahin ko lang yung ating debaters convention rules. Ang unang rule natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2, kung categorical ang tanong, kailangan sagutin ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at ang admin ang bababantay sa 20 seconds time na yan. At rule number 3, walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kagad, walang paliwanagan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side at sa rebuttal sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inalatag man o hindi inalatag. So rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings sa akin ay may kaukulang disiplina. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no untrue attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator decision is always final. Rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa mga nabanggit na rules? Yes sir, sumasang-ayon po. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Yes, yes bro. Okay, ayan, that is the confirmation. At bago natin simulan, syempre, pakilala muna, bro, first speaker, kilala ka bro. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo sa panig po ng Seventh-day Adventist, Brother Fernando B. Camacho Jr., tumatayo pong unang tagapagsalita sa paksang sino ang tunay na sugo ng Diyos, si kapatid na Ellen G. White o si Propeta Muhammad na kinikilala ng Islam. Okay, and at syempre, second speaker natin, pakilala ka kapatid sa hindi nakakakilala sa iyo bro. Magandang gabi, gandang Brother Ali po, dating Kristiyano at naging Muslim, ayaw na sa Christianity. Thank you. Okay. Mute ko lang si bro Ali ha. Ayan.
Okay, so umpisa na natin ang ating debate sa ngayon. Bibigyan ko ng 10 minutes na unang pagpapahayag sa ating debate ngayon. Bro Fernando Camacho, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagkakataon pong ito ay muli na naman pong naririto sa Impapawid ang inyo pong Abang Lingkod upang magpatutuo, no? Gamit po ang banal na kasulatan at ang iba pang mga referensya ukol po sa pagtatayo na sa aming pong paniniwala na si Ellen G. White ay tunay na propeta at ang propeta Muhammad na kinikilala ng Islam ay hindi po tunay na propeta. Ayan, no? So bago ko po patuloy na simulan ay atin pong itinataas ang dakilang pangalan ng atin pong Panginoon. Hangad natin na ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ang siyang patuloy na maparangalan. Ganun din po ay pinasasalamatan natin ang Debaters Convention sa napagandang programang ito sa kabuuan ng kanila pong pamunuan. At ganun din sa atin pong mga kasama ngayon sa platform. Ayan, ang kapatid nating Adventist na si kapatid na Ruel, ang kapatid na Nico na isang Roman Catholic Catholic member, ang pastor ng Born Again, Pastor Rosendo, at kapatid na Honey, kapatid na Ruel ng Roman Catholic, at ang kapatid na Wimpitan ng Born Again, pastor ng Born Again, at si Stephen Jones. Hoy, na-miss ko si kapatid Stephen Jones, isa rin pong Adventist. At si kapatid na Eke Matan at kapatid na Winnie ng Roman Catholic Church. At siyempre, sa akin pong makakatunggali ngayon ang atin pong napakabait at respetadong ustad, Ali Javier. Ayan. So, sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, ipipresent ko po at patutunayan na si Ellen G. White po ay tunay na sugo, no? Dito ng tunay na sugo ng Diyos dito po sa huling panahon. Ano ho? At isa po sa pangunahing talata na akin pong gagamitin ay nasa aklat ng Unang Juan 4:1. Ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So dito po ay pinahiwatig sa atin ng talatang ito na hindi ko mo nagpapakilalang propeta ay tatanggapin na natin bilang propeta. Ano ho? Yan. So kailangan ay pumasa sa subukan. Alin po ang magiging pamantayan ng subukan? Wala pong iba kundi ang banal na kasulatan, ang salita po ng Diyos. Kaya ang bawat espiritong nagpapahayag na sila'y propeta ay kailangan dumaan sa acid test, no? Sa subukan. At dito mga kapatid, tungkol sa pagpapakilalang propeta, hindi ko lang alam kung si Propeta Muhammad na kinikilala ng Islam ay sinasabi niyang siya ay propeta ng Diyos. Oh. Pero ang amin pong kinikilalang propeta na si Ellen G. White sa huling panahon ay hindi po nag-aangkin o nagpapakilala na siya'y propeta. Oh, ang kumikilala po mga kapatid ay kami pong mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Okay po? So, sa mga nagsasabing sila'y propeta ay mas angkop sa kanila na ipataw po yung acid test. Ano? Yan. Kaya kung inaangkin ng propeta Muhammad ng Islam na siya po ay propeta, dadaan talaga siya sa acid test. Bakit? Sapagkat marami anyang nagsilitawang mga bulaang propeta sa sanlibutan. Sa makatwid, kung may lilitaw na bulaang propeta, mayroon ding lilitaw na tunay na propeta. Ayan, no? At ang isa pang talata na atin pong magagamit, mga kaibigan,
ang propeta po ay membro ng iglesia. Dapat. Ganito sinasabi sa atin sa aklat ng Epeso Kapitulo 4, talatang 11 hanggang 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang iba'y ebanghelista, ang iba'y mga pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano po yung katawan ni Kristo? Sa isang talata, ang katawan po ni Kristo, yan po ang kanyang iglesia. Kaya ho, ang tunay na propetang lilitaw, lilitaw po siya sa tunay na iglesia. Kung ang pinaglitawan niya ay hindi iglesia, bula ang propeta na po yan, mga kapatid. Oh, kaya tanong natin, oh, na pwedeng sagutin ng atin pong second speaker sa kanyang unang pagtayo. Yun bang Islam? Iglesia ba? Ayan, oh. Kasi ang tunay na propeta lilitaw sa huling araw sa kanyang iglesia o sa katawan ni Kristo. Oh? Kaya mapapansin ninyo lahat ng propeta, mga kapatid, ay sa iglesia lumitaw, hindi sa isang samahan ng pananampalataya, kundi sa katawan mismo ni Kristo o sa kanyang iglesia. Ayan, oh? So, kapag ka ang propeta hindi lumitaw sa katawan ni Kristo bilang o sa iglesia na kanyang itinatag, hindi po ito tunay na propeta. Tawag ho dyan, bula ang propeta. Kaya lalabas niyan, ano ho, masakit man tanggapin. Sa panig ko, naniniwala rin akong propeta, ang kinikilalang propeta ng Islam. Kaya lang, hindi tunay, kundi bulaan. Ano ho, bakit? Sapagkat, ang pagkakaalam ko, ang Islam ay hindi iglesia. Ayan, no? Okay? So, ang propeta dapat kasangkap ng iglesia. Para masabing, tunay nga ang kanyang pagkapropeta. Sa ibang termino, ang propeta ay binabanggit sa atin bilang isang tagakita. Yan po ang ibig sabihin po ng propeta. No, tagakita. Ano ibig sabihin ng tagakita? Siya ho yung pinagkakalooban o pinagpapahayagan ng kalooban ng Diyos na tinatanggap niyang personal mula sa Panginoon. Maaaring sa direct na pakikipag-usap o di kaya sa pangitain o kaya sa panaginip. Oh? Kaya ang tawag sa kanila, tagakita. Ayan. At ang isa pa, mga kapatid, mga kaibigan, kapag ang isang iglesia hindi ay wala pong propeta, ibig sabihin, bulaan din pong iglesia ang lumitaw ho na yan. Sapagkat binabanggit sa atin, sa Kapitulo 19 ng Aklat ng Apokalipsis, taglay ng tunay na pananampalataya, yung patotoo ni Jesus, no? At yung mga utos ng Diyos at patotoo ni Jesus na siyang espiritu ng hula na may kinalaman sa pagkapropeta. Kaya kung ang isa pong nagpapakilalang sa Diyos, oh, ay hindi taglay ang patotoo ni Jesus, yung tunay na patotoo ni Jesus na siyang espiritu ng hula, hindi tunay. Ano, nasamahang sa Diyos po yan. Kaya dapat meron siyang patotoo ng ating Panginoong Jesus. Yan, oh? At yan ay sisiyasatin natin mamaya kung sakaling mailabas po ang bagay ho na yan. Ngayon, sa nalalabi kong oras, gusto kong tanungin, ano, ang kapatid na Abier, nasa sa kanya kung sasagutin niya. At time na? Time na ba? Ay, meron pa akong 50 seconds. Okay? So, nasa sa kanya po kung sasagutin niya, sapagkat bahagi po ng pagkakakilalan ng pagiging tunay na propeta, yung pagiging malinis ng buhay sa kanyang kasaysayan samantalang siya tinawag na ng ating Panginoon sa gampaning pagkapropeta. Tanong, meron bang inargabyado si Muhammad na kinikilalang propeta? Meron ba? Ayan. Oh? Then, meron bang hindi magandang
ginawa si Muhammad laban sa kanyang kapwa samantalang siya'y isa ng propeta? Ayan, no? So sasagutin po sa atin yan. Sapagkat sa buhay ni Mrs. White, samantalang siya'y tinawag, hindi siya kinakitaan ng maduming pamumuhay. Oh? Kaya isa po sa katangian ng tunay na iglesia, matuwid ang kanya pong pamumuhay. Maraming salamat po. Ayan, so dyan natatapos ang first presentation ng ating first speaker, Fernando Camacho ng SDA. At shout out ko lang, Simona Suelo, bigay ng 50 stars, salamat. Ayan. At dadako tayo sa pagtatanong. 7 minutes sa unang pagtatanong. Bro Ali Javier ng Islam, 7 minutes bro, your time start now. Tanong. Thank you, Brother Rasha, thank you. Pa-open cam po. Gabi, Brother Fernando, magandang gabi. Apo, magandang gabi po. Pa-open cam na lang po. Open cam. Yon. Thank you. Okay, ang unang tanong, okay, thank you. Premise ng tanong, ito po. Si Jesus nakatanggap ng revelasyon al Angel, si Moses ang Torah, sa Hof kay Abraham, Zabur kay David, si kay Propeta Muhammad ay ang Quran. Ano pong natanggap ni Ellen G. White? Apo, ang natanggap po ni Ellen G. White ay tinatawag pong Spirit of Prophecy o Espiritu ng Hula. At meron kaming hawak dito na 3 volumes ng kanya pong mga isinulat na hindi po sumasala sa banal na kasulatan. Next question. Ano pong pangalan, brother, nung natanggap niya? Anong pangalan na aklat? Apo, Spirit of Prophecy. Next question. Ma'am. Okay, thank you, brother. Ayon sa Bible, bawal ang tagapagturo na babae. Paano nangyari ng isang sugo ay babae katulad ni Ellen G. White? Wala pong sinasabi o ipinagbabawal ang banal na kasulatan kung sino ang kanyang isusugo, kung ito ay babae lamang o lalaki lamang. Wala hong ganong panuntunan ang Biblia, kundi mababasa natin na ang Diyos ay gumagamit ng iba't iba niyang tao dito, mga tao na nais pong gamitin kay babae o lalaki. Wala hong pagbabawal. Next question. Okay, thank you. Ang mga propeta, palasak sila sa kanilang katuruan na isa lamang ang Diyos. Bakit ang katuruan ng Ellen G. White, particular sa SDA, ay naging tatlo ang persona ng Diyos? Opo, sapagkat, sabi ko nga po, yung mga writings na Ellen G. White bilang tinatawag naming Lesser Light ay hindi po lumalaban sa Biblia na siyang Greater Light. Kung paano itinuturo ng Biblia na merong ikad na Diyos, na mayroong tatlong persona, yun pa rin po ang itinuturo ng kapatid na Ellen White sa huling panahon. Thank you, Brother Asha. Particular kung sumamba o magdasal yung mga propetang kilala, Abraham, Moses, David, Jesus, Muhammad, nagpatira pa silang pari-parehas. Bakit hindi ginagawa ito ng SDA under Ellen G. White? Hindi po totoo na hindi po yan ginagawa. Ano? Yan po ay ginagawa. Hindi nga lang po kami katulad ng Islam na tayo, yuko, upo, luhod, patirapa. Tapos tatayo, hindi ganoon ang practice, kundi diretsyong patirapa na siyang ipinakikita ng banal na kasulatan. Yun po ang aming sinusundan. At ito ay hindi hayag. Thank you, Brother Russia. Particular sa mga katuruan ng pangkalahatan ng mga propeta, ang kanilang katuruan dapat iisa at iisa yung kanilang sinamba o itinuro na dapat sambahin. Bakit nagtuturo ang SDA na si Jesus ay dapat sambahin? Opo, sapagkat ang sinasamba po sa ating Panginoong Jesus, alinsunod sa ipinag-utos po ng Ama, yung pagiging kanyang ginawa siyang Panginoon. At bago siya magkatawang tao, yung kanyang pagiging Diyos.
O, yan po'y turo ng Biblia na sinusundan lamang ng tunay na propeta. Kapag ang isang propetang nagpapakilala, hindi sinasamba si Jesus sa kanyang kalagayang Diyos, bulaan hong propeta po yan. Yan po makikita natin sa Biblia. May mga natupad na pagdating ng mga bulaang propeta ayon sa biblical verse, katulad ng Felix Manalo, Ellen G. White, Apollo Kibuloy, ano po yung mga pagkakaisa nila na dapat ay kilalanin silang sugo kung magkakaiba naman kayo ng toro? Opo, katulad ho ng ating binanggit, dapat ang isang propeta papasa po sa pamantayan. Unang Juan 4:1, isa sa pamantayan, binabanggit sa atin doon sa Isaiah 8:20 na sa kautusan at sa patotoo, kapag hindi sila magsasalita ng ukol dito, tunay na walang umaga sa kanila. Ibig sabihin, ang pamantayan, kautusan at patotoo. Thank you, Brother Russia. Papayag ba yung Iglesia ni Kristo na malisogo nila at tama yung sa SDA, si Ellen G. White? Pumayag man po sila o hindi, wala ho silang magagawa sapagkat sa pamantayan ng Biblia, nakapasa po si Ellen G. White. Samantalang yung kanilang kinikilalang mga ngaral, hindi po nakapasa sa pamantayan. Sila'y propeta nga, hindi naman tunay. Bulaan. Katulad lamang po yan ng pagkapropeta. Next question. Thank you, Brother Russia. May pangalan po ba si Ellen G. White na mabasa sa Biblia? Wala po. Wala po siyang pangalan na Ellen G. White sapagkat ang Biblia ay hindi po commentary, hindi po siya dictionary o hanapan ng mga talaang salita. Oh, kundi yung mga binabanggit sa Biblia na ang Diyos ay gagamit mga lalaki't babae na siya'y magpapakahayag mula rito. Thank you, Brother Russia. Kung ganun, malinaw lang na fake ang Ellen G. White na sugo kasi wala pala doon sa Biblia. Tama o mali? Mali po. Ano? Hindi ko mo hindi nakatala ang pangalan ni Ellen G. White, bulaan na siyang propeta. Tandaan natin, ano ho, bago po isugo ang kapatid na Ellen G. White, tapos nang maisulat ang Biblia. Kaya papaanong maisasama siya? At kung susundan ko yan, wala rin ang pangalan ni Propeta Muhammad na kinikilala ng Islam sa banal na kasulatan. Next question. Ano? Kaya hindi po yan ang pamantayan. Kung mayroon akong mabasa sa Biblia na Hebreo na pangalang Propeta Muhammad at walang Ellen G. White, tapos na ba ang debate? Sige po. O, yan po ay bawal dito pero tatanggapin ko po yung showdown na yan. Mababasa ninyo yung salitang Muhammad. Pero pag hindi nyo nabasa, dapat kayo time, naman ang talo. Time. Okay. Thank you. So, dyan natatapos na ang ating verse na verse na pagtatanong ng ating second speaker. At dadako tayo sa ating 10 minutes na unang pagpapahayag ng second speaker, Bro Ali Javier ng Islam. 10 minutes para sa'yo, bro. Your time start now. Thank you, Brother Russia. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kapayapaan ay mapasa kanyang propeta Muhammad at ganun din sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Sino po yung mga tumatahak sa matuwid na landas? Sila po yung mga Muslim, yung mga tumatalima sa kalooban ng Diyos sa turo ng propeta sa henerasyon natin. Ang topic ngayon ay sino ang tunay na sugo. Hindi ko nababatiin yung mga nakikinig, siyempre yung mga brother dito sa Rome, kilalang-kilala naman na tayo rito, alhamdulillah. Ang atin lang siyempre upang maihayag kung ano yung katotohanan natin, siya lang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao sa Islam, alhamdulillah. Unang-una na pagkakilanlan upang malaman kung ang isang sugo ay totoo, ay mayroon siyang natanggap na revelasyon na nanggaling sa Diyos o tinatawag nating kataga o salita ng Diyos. Kasi nasa huling
A henerasyon na nga lang tayo kung tutuusin, bakit wala pa bang dapat na natanggap ng huling propeta? Napaka-importanting bagay yun kasi huling propeta, saklaw na yung panahon hanggang sa araw ng paghukom. Dapat mayroon talagang basihan na natanggap niya mula sa Diyos. At yung tanong kanina kung mayroon bang pangalan si Ellen G. White sa kasulatan ay inamin ni Brother Fernando na wala. Si Propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan ay nabanggit po sa maluwalhating Quran. At unahin po natin, tingnan nyo ang punto na ito. Ang magpapakilala sa Diyos, sa mga propeta ay ang Diyos, hindi po mga tao. Sabi ni Brother Fernando daw, kanina sila ay ipinakilala nila at kinikilala nila si Ellen G. White. Ang totoo niyan ay ang Diyos ang magpakilala at mababasa nga sa kasulatan. Yun ang dapat na pamantayan natin. At kung may mga revelasyon na pinagkaloob sa mga kilalang propeta, particular kay Propeta Abraham, mayroon siyang tinatawag na suhuf. Kay Propeta David ay yung Zabur, Torah kay Propeta Moses, Al-Injil kay Jesus, at Quran kay Propeta Muhammad, kay Felix Manalo, wala at lalong wala kay Ellen G. White. Yung Biblia nga ang sagot dyan kung sinong propeta na tumanggap. Kasi ang Biblia, collection of books, sinulat ng mga iskribang sinungaling, hindi malaman kung sino ang propeta na nakatanggap kasi wala namang basihan eh. Okay. Sa Quran chapter 2 verse 213, sinabi ng kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyin mundirina wa mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkum bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Nung unang panahon, isa lamang ang pamayanan. Isa lamang ang relihiyon, isa lamang ang kanilang pananampalataya. Nang nagkakawindang-windangan ang mga tao sa anumang pagkilala sa Diyos ay nagsugo ang Diyos ng tagapagbabala. Pinanaugan din sila ng kanya-kanyang revelasyon upang dito nila kukunin ang kanilang rason at pamantayan upang makita ang katotohanan. Kaya't si Propeta Muhammad tumanggap na siya ng Quran at kinumpirma yung mga naunang kapahayagan na katulad ng mga nababanggit. Kaya ang aking unang tanong, sino ang natanggap o ano ang natanggap ni Ellen G. White na kanyang kapahayagan ay wala. Yung kanyang sinabi ay hindi natin alam kung ano po yun, yung dyaryo siguro yun, sorry Brother Fernando. No? Kasi kung dapat kilala po yung ibinigay niyong kapahayagan, ay dapat pamantayan dapat yon na dapat nating basahin at ang kanyang katuruan katulad din sana ng katuruan ng mga propeta na isa lamang ang Diyos, tumitira pa kung magdasal, magfasting, bawal ang ganito, dapat nagkakaisa nang sa ganun ay hindi tayo maligaw. Pangalawang palatandaan ng pagiging propeta ng isang propeta ay dapat nabanggit yung kanyang pangalan sa kapahayagan. Eh, si Ellen G. White, wala. Si Felix Manalo, si Elisoriano, si Apollo Kibulo, yung mga bulaan eh. Si Propeta Muhammad sa Quran 33 verse 40, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyin. Si Muhammad ay hindi siya ama ng mga kalalakyan sa inyo, hindi siya founder ng Islam, hindi siya pasimuno nito, kundi siya ay sugo ni Allah. Huli sa mga propeta, malinaw yun. Kung sa aking tanong kanina na kung mabasa si Propeta Muhammad sa kanilang Biblia, talo na ba siya? Sa Solomon 5:16, kung titingnan po natin ang katagang Muhammad ay nandun pa rin. Sa Hebreo na Biblia, 5:16 ng Solomon, Hikumam takim wikullo Muhammadin. Yung Muhammad na hinahanap natin, dinagdagan nila ng din. Bakit? Tanwin yun sa Arabic. Okay. Yung kasasalin ngayon ng Biblia, kaya tinanggal nila yung Muhammad na kataga at pinalitan nila ng kasing kahulugan ng mga salita. So nawala talaga ang original na Biblia, kaya wala na tayong babalikan kung ano talaga ang mababasa. Okay, pangatlo, pinarangalan ng mga tao ang isang propeta. Si Propeta Muhammad, alamin ninyo na mga taong hindi Muslim ay nagparangal sa kanya, katulad ni Michael Hart, isang American na astrophysicist, isang scientist,
sa libro niya na The 100, a ranking of the most influential person in history, ay si Propeta Muhammad ang the best man in history, the best man in the world. Si Jesus nga, pangatlo lang eh. Diba? Mga propeta yan ha. Si Pablo na kinikilalang Christianity, pang-anim lang, alam nyo ba? Si Propeta Muhammad ay pinili, pinarangalan, siya ang the best. Kasi dito sa daigdig, itinaas na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta actually. Kaya sa punto na ito, makikita natin na si Propeta Muhammad ay tunay na sugo. Sa mga nabanggit kong tatlong palatandaan ng si Propeta, thank you brother. Si Propeta Muhammad ay tunay na sugo. Pang-apat, parehas na nagturo si Propeta Muhammad sa kaisahan ng Diyos katulad ni Moses, o ni Abraham, o ni David, o ni Jesus. Ang turo nila ay isa lamang ang Diyos. Sa Quran 112 verse 1 hanggang 4, isa lamang ang Diyos. Isa si Allah subhanahu wa ta'ala, kung basahin ninyo sa inyong Biblia, sa Isaiah 46:9, isa lang din naman ang Diyos. Eh bakit ang tinuro ng HDA o sa under Ellen G. White ay nagturo sila na tatlo sa isa ang Diyos? Kaiba sa turo ni Moses sa 6:4 ng Deuteronomio na isa ang Diyos. Doon sa Marcos 12:29, tinuro ni Jesus na isa ang Diyos. Ganyan ang turo ni Propeta Muhammad. Bakit naiiba ang turo ni Ellen G. White? Okay, pang-anim o pang-lima. Si Propeta Muhammad ay nagpatira pa kung magdasal. Diba? Ganyan din si Abraham, si Moses, si David, si Solomon, si Muhammad, si Joshua, si Aaron. Pari-parihas sila na nagpapatira pa sa kanilang dasal ayon sa kasulatan. Eh si Ellen G. White, nasaan? Na nga, di po ba, sorry ha. Pang-anim, kapag si Propeta Muhammad ay huling sugo na babanggit nga sa maluwalhating Quran, hindi ito matatawaran. Bakit? Mabasa ang kanyang pangalan. Si Ellen G. White, nasaan? Wala. Pampito, lalaki lamang ang propeta na isinugo ng Diyos. Mabasa yan sa Quran. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wama arsalnaka min kablika وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Hindi kami, hindi ako nagsugo ay kanya Allah subhanahu wa ta'ala nung nauna pa sa iyo. Oh, mga sugo, kasi huli nga si Propeta Muhammad. Maliban lalaki lamang at pinagkaloban sila ng mga kapahayagan. Nakita ninyo ngayon, dapat may natanggap si Ellen G. White. Dapat lalaki lang din naman. Lalaki lang ang dapat sugo. Thank you, brother. Sa 1 Timothy 2:12, hindi pinahintulot na ang babae ay magturo. Eh, bakit naging propeta pa itong Ellen G. White? Patay tayo dyan. Biblical mismo, ha? Paanong maging isang propeta ang babae kung sinabi na nga ng Biblia ninyo na bawal magturo ang isang babae? Propeta pa yan, ha? Wala pa siyang pangalan. So, ang daming salpukan dito, ang daming dapat masita, ang daming dapat makita. Sorry talaga, brother, sa gawa ng ating tema, syempre, ang amin lang iparating sa inyo ang katotohanan. Si Propeta Muhammad ay huling sugo. Kinukonsidera sa dami ng mga kababayan at pari, pastor, nag-Muslim na kami. Tumalima, kaya inanyayahan namin kayo. Maraming salamat sa oras ko. Brother Russia. At dyan natatapos ang first stand ng ating second speaker, Bro Ali Javier ng Islam. At dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Fernando Camacho, your time start now. Okay, thank you. At sa akin pong unang pagbahagi ng pagtatanong, sa akin pong napakabait at napakagwapong ustad ng Islam, Ali Javier. Siyempre, para di mo ko tirahin. Ang una ko pong tanong ay ito. Sa Biblia po ba, meron po bang propetang babae? Meron po ba o wala? Sa Biblia, kung mayroon man, hindi natin sisitain kasi wala naman iisang turo ang Biblia. Nagsasalpukan naman ng nilalaman. Pero doon sa Timothy 1, 1 Timothy 2, kapitulo, talatang 12, kapitulo 2, bawal na magturo ang isang babae. So, next hindi question. Matanggap na propeta si Ellen. Okay. So, next question po. Okay, dahil ginamit nyo na rin itong unang Timoteo, oh, chapter 2, verse 11,
ano ba to, chapter 11 to 14 yata yung gusto nyong banggitin. Kumpirma ko lang po, no? Tama po ba? 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 14. Verse 12 yung ginamit ko, brother. At 12. Oh, okay. Dapat sinuriyahin mo lang, brother, para sa inyo yan. Tanong po, tanong. Oo. Okay. So, ang tanong ko po sa inyo, ano po ang context ng talatang ito? Bakit sinabi sa verse 12 na huwag magturo ang babae ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki? Ano po ang dahilan? Ang dahilan, brother, nakabase kami sa tinatawag na tauhid. Tauhid meaning yung matuwid at hindi sumisimplang. Kung sinabi sa baluwalhating Quran na ang mga sugoy lalaki lang at walang babae, tama lang kung titignan mo Timoteo 2:12 na pinagbawal ang babae na magturo o propeta pa kaya. Okay. Uulitin ko po ang question. Ang tanong ko po, ano po ang context ng talatang ito? Hindi ko po tinatanong doon sa Quran. Sa context po ng talatang ito ng unang Timoteo 2:12, ano ang dahilan bakit sinabi ritong hindi pinahintulot na magturo ang mga babae ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki? Yan po, ano po ang dahilan alinsunod sa context ng 1 Timothy chapter 2 verse 12? Kung ang dahilan na hindi po pwedeng magturo ang babae ayon sa Timothy 2 verse 12, ibig sabihin hindi po pwede maging propeta si Ellen G. White. Bulaan kung ganoon, brother. Thank you. Okay. So, meaning, hindi, inaamin nyo ba na hindi nyo alam ang konteksto kung bakit nabanggit sa verse 12 na ang babae bawal magturo? Inaamin nyo po ba na hindi nyo alam ang konteksto? Yes or no? Na ang babae, brother, hindi nga po pwedeng magturo, hindi pwedeng mamuno ayon sa talata na yan. Kaya, pinagbawal na magturo ayon sa talata, ibig sabihin, walang magiging propeta na babae kasi nga, hindi tayo tumataliwas sa tauhid, yung matuwid na aral, lalaki lang ang mga sugo. Una-una, wala namang natanggap si Ellen G. White. Next question. Okay, iwanan ko na po yan. Next question. Okay, so, kinukumpirma ko lang po saan po sa inyong Quran nakalagay na lalaki lamang po ang dapat na maging propeta. Sa Suratu An-Nahl verse 43, Quran chapter 16 verse 43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Hindi ako nagsugo, sabi ng Diyos, nang nauna sa iyo. Bakit nauna? Kasi huli nga si Propeta Muhammad. Maliban lalaki. Okay, tingnan mo. Next question. Lalaki lang, brother. Thank you. Yes, kinukumpirma ko lang. Okay, next question. Saan po ninyo kinuha ang inyong pamantayan para masabing tawag dito tunay na propeta at hindi tunay na propeta? Saan pong pamantayan? Katulad nung nasabi ko kanina, brother, may natanggap na revelasyon, ang kanyang pangalan na banggit sa kasulatan, pinarangalan siya ng mga tao, parehas ang katuruan sa mga naunang propeta, hindi katulad ng Ellen G. White, tali-taliwas ang katuruan ninyo. Sorry, thank you. Next question. Okay. Okay, next question. Okay, sabi po ninyo, hindi nakabase si Ellen G. White. Diyan po ako magtatanong. Okay? So, hindi ba itinuro ni Ellen G. White ang patungkol sa aralin pagdating sa Elohim? Kung nagturo man si Ellen G. White, Brother Fernando, ang kabuuan kinalabasan bilang kayong mga SDA, ang turo ninyo, tatlo sa isa ang Diyos. Pero ang turo ni Moses at ni Jesus at ni Muhammad, isa lamang ang Diyos, wala yung tatlo sa isa. Thank you, bro. Okay, next question. Si Propeta Muhammad ba, nagturo ba ng patungkol sa Elohim? Si Propeta Muhammad ay ang kanyang katuruan makuha sa hadith at sa Quran. Hindi po mababasa sa inyong Biblia na Elohim o ano pa man katuruan ninyo. Kaya hindi mo yun papangarapin na tinuro ni Propeta Muhammad. Thank you, bro. Okay. So, salamat.
At next question ko po. Sige, dahil pumupunta kayo doon sa isa't tatlo na isa, ano? Yan. At ibinasin nyo sa aklat ng Deuteronomy. At ang pakiwari ko, 4 sa 1 ang ibig nyo sabihin ng Deuteronomy. Tanong, sa yun bang, sa is 4, yun bang salitang ikad na binabanggit doon? Tinatanggap nyo ba na yan ay tumutukoy din sa pangmaramihang bilang? Hindi yes, tatanggap ko na. Ang hindi tatanggapin, brother, kasi ang ihad o ahad sa Arabic, magkakatawig na salita, isa ang ibig sabihin. Time, hindi time. Pwede na isa sa marami. Bro. Time na, time. Thank time you. Na. Okay, so dyan natapos ang first stage ng ating debate. First presentation at first cross. Yan. At dadako tayo sa ating rebuttal stage. At bago yan, syempre, shoutout muna sa lahat ng nasa live. Meron tayong 26 live viewers. Kang Mandora Pizol, walang kwentang panoorin kasi parehas namang hindi sugo, sabi niya. Sabi ni John Kenneth Picar, Angel, shoutout din kay Angela Denise de los Santos. Shoutout din kay Mona Suelo. Ayan, kay Mark Anthony Cabezas. Good evening po mga kapatid, sabi niya. Sabi naman ni Ayan Zakir Aziz, paano naman naging sugo si E.G. White? Wala na talagang parang manalo na din, nasugo din daw. Sabi naman ni Habibu Latif, tunay na propeta ay nagtuturo kagaya ng mga naunang propeta. Sabi ni Anj, shout out admin, good luck sa mga debater. Go, 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 bro, Fernando. God bless, admin. Ayan. Okay, at kay Faisal Adam, mashallah. Masha'Allah, Ustad Ali, malinaw na ng pagpapaliwanag mo. Kay Lairin A. Maluluyon, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh po. Sana na, ano po. Okay, saya tawad din kay Faisal Adam, bago natin sabihin na bulaan, sugo si Muhammad, at saliksikin natin ang aral ng Islam. Ayan, Jay Belan Balar, pa-add admin na siya sa group chat nyo. Group account ko ito, nawala kasi all the... Okay. Okay, so... dako tayo sa ating rebuttal stage, 10 minutes ulit. Bro Fernando Camacho, time start now. Alright, so... Sa pagpapatuloy, mga kapatid, ano? Nabanggit po niya na walang pangalan si Mrs. White sa Biblia. At sinagot naman natin niya ng tuwiran, wala talaga. No, kahit nga si Muhammad, wala naman sa Biblia eh. Ang ginawa lang ng mga kaibigan nating Islam, ipinilit, i-insert para lamang mayroong mabasa na Muhammad, no? At ginamit nila yung talata ng awit ng mga awit 5:16. Kaya nga malakas ang loob natin, no, na kumagat doon sa showdown niya kahit bawal 'yan sa DevCon, eh kasi alam kong itong talatang ito ang gagamitin po niya, ano? Tandaan ho natin, ang nakalagay po sa talatang ito, mga kapatid, eh ganito sa wikang Hebreo, no? Hekoma mamehakim wekolo mamidim. Yun po nakalagay. Walang nakalagay na mahamadim. Oh? Wala. Ah? O kaya ay walang nakalagay na hamad. Wala kundi, ang nakalagay po, mamehakim wekolo mamidim. Walang salitang Muhammad. Ano? Walang salitang Mahadim. Mahamadim. Wala hong ganon. Ano ho? Yan. Ano ibig sabihin ng salitang Mamidim? Huh? Ang ibig sabihin po niyan ay balaning umaakit. Huh? Hindi yan tumutukoy sa persona ng isang tao. Hindi. Ano pa ibig sabihin niyan? Kanais-nais, kaibig-ibig, or lovely. Yan po ang ibig pong sabihin po niyan. Kaya isinalin po yan sa Tagalog na ang kanyang bibig ay pinakamatamis. Oo, siya'y totoong kaibig-ibig. Ito'y aking sinta, ito'y aking kaibigan o mga anak na babae ng Jerusalem. Oh, so ito pong phrase na ito ay ipinangkapit lamang ni
isang mga pananalitang tawag dito, paglalambing na ikinapit niya doon sa kanyang sinta. Oh, eh, sino ba 'yung sinisinta rito ni Solomon? Si Muhammad ba? Oh, hindi ho. Hindi pa nga buhay si Muhammad dito eh. Nung panahon ito, kaya malabong si Muhammad ito. At kung si Muhammad ito, magkakaroon ng love triangle dito. Oh? Malabong-malabo, mga kapatid, ano? So hindi po napatunayan na nakasulat ang pangalan ni Muhammad o kahit yung terminong Mahamadim o di kayo yung Ahmad sa wikang Hebreo. Yan, kaya dito pa lang mali na ang unawa nila na nakatala sila sa Biblia yung kanilang kinikilalang propeta. Ang tawag po diyan ipinilit. Oh, ipinipilit lang pero hindi yun ang ini-inject po ng talata. Ano? Kaya malakas ang loob natin kumagat sa hamon, no? Then totoo na hindi nakatala yung pangalan ni Miss White. Kung ito ang magiging basihan, aba lalabas diyan. Eh lalong hindi tunay na sugo si Muhammad kasi hindi siya nabanggit sa Biblia, ano? Kahit yung ipinipilit. Kasi may binabanggit po sa aklat ng Joel kapitulo 2 talatang 28, ang sabi rito ay ganito. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. Yung kaya hindi lamang naka-steady sa kalalakihan ang pagkatawag ng propeta sa Biblia. May mga propetang babae sa Biblia. Ano, katulad nila propeta Ana, mga babae po 'yan. Ano kaya sabi rito, mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. Ayun. Kaya dito hindi po natitibag yung ating pananayuan na si Ellen G. White sa kahit na siya ay babae ay tinatawag po sa pagkapropeta. Ngayon. Oh. Pinupuntusan niya nang sabihin nating kinikilala namin si Ellen G. White na propeta. At si Ellen G. White hindi nagpapakilalang siya ay propeta. Pero ganun pa man, di niya tinatanggihan yung gawain ng pagiging propeta. Ikinumparan niya ngayon between God at saka sa atin. Ano? Pero hindi naman yun ang ating drive kanina. Oh. Ngayon, kung dyan ipapatas, ang sabi ho ng Biblia ay ganito. Sa ikalawang Korinto, kapitulo 10, talata 18, ang sabi ho'y ganito. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Kaya nga, ang propeta, hindi siya yung nagpapakilala sa kanyang sarili na siya'y propeta. Malibang siya ipagtagubilin ng ating Panginoon. At dahil dito nga, na siya'y pinagtatagubilin ng Panginoon sa gawaing pagkapropeta, kaya naniniwala kaming mga Seventh-day Adventist na siya po ay isang propeta. Ayan, no? Sana maunawaan ng kapatid na na Javier, no? Kaya totoo 'yun eh, nang nagkawindang-windang yung paniniwala ng tao dahil sa iba't ibang naglipa ng pananampalataya, kasama na yung kasama na rin yung paglitaw ng Islam, lalong nagka-perdi-perdi yung paniniwala ng tao eh. Kaya nga ang Diyos nagbabangon ng propeta upang mababalaan na yun pong mga yung bayan ng Diyos na kapag ka merong lilita ulit, dapat papasa sa pamantayan. Ano pamantayan? Ang pamantayan na sinasabi ng Biblia, isa na riyan ng Isaiah 8, kapitulo 8, talatang 20, na sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ayan, ngayon tinatanong sa akin kanina, no? Ano daw ba yung ipinagkaloob na kapahayagan kay Ellen G. White, ano? At hindi siya pamilyar, ano? Naniniwala tayo hindi siya pamilyar kasi siya po'y nasa Bulaang mga ngaral eh, nasa Bulaang sugo eh. Pero tingnan niyo, ito po ay tatlong volume, mga kapatid. Spirit of Prophecy. Ayan, tatlong volume po ito na ganito kalalaki, no? Ayan. Makikita po ninyo, ito po yung ipinagkaloob kay Mrs. White. Ano ho, na taglay-taglay natin, tawag po dyan, Spirit of Prophecy o Espiritu ng Hula. Kaya meron, ano ho, na ito
ay nakaangkla sa banal na kasulatan. Hindi katulad ng kinikilalang propeta ng Islam, hindi nakaangkla sa Biblia, kundi nakaangkla lamang sa Quran. Kaya malabo mga kapatid, kailanman ang Quran hindi pinahiwatig ng Biblia na mayroong lalabas na panibagong ebanghelyo sa anyo ng Quran. Ano? Kundi ang sabi ng isang talata sa atin, kapag may lumitaw, oh, na anghel pa yan, oh, na nagpa na mayroong dala ng ibang ebanghelyo, aba dapat sumpain, no? Huwag dapat tanggapin. So ibig sabihin, ang pamantayan dapat taglay niya ang ebanghelyo. Kaya nga itong mga sulat ni Miss White, ang tawag dito, lesser light. At yung Biblia, kinikilala naming greater light. Ano ho? Yan. Then, sabi niya, no? Isa sa kanyang ginawang panuntunan, dapat may mga tinanggap na papuri sa ibang tao. Ano ho? Ang term na ginamit niya roon ay something like that, ano? Ayan. Oh, hindi alam ng kapatid na Javier, maraming tinanggap si Miss White na recognition galing sa iba't ibang sektor, ano, ng bansa. Isa na riyan yung isinulat niyang education, ano, na ito ay pinahalaga ng kalihim doon sa Yugoslavia noong araw. At ginawang patnubay ito doon sa kanilang bansa pagdating sa sistema ng edukasyon. Oh? Marapakarami ito na kung isa-isayin ko, kulang na lang yung aking oras dahil meron na lamang akong isang minuto. Oh, kaya nga, hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng ating Panginoong Diyos. Na ang iglesyang ito, propetang ito ay lalabas sa iglesia. No? Hindi sa isang samahang, hindi tinatawag na iglesia. Oh, katulad ng Islam, hindi po iglesia yan. Kaya bula ang propeta ang lalabas po yan. Sapagkat ang tunay, hindi lalabas sa grupo na yan, kundi sa iglesia ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, oh. So dito po ay matibay tayong nakatindig, no? Sa ating pong pinagtitibayan, ano? O paniniwala patungkol po sa pagkapropeta. Ano? Yan. At wala siyang maipipintas, no? Kaya wala siyang maipipintas pagdating sa kabuhayan ng kapatid na Ellen G. White, no? Pero si Muhammad sa kanyang buhay nang siya tinawag na sa pagiging pagkapropeta raw, no? Ay maraming mga kamalian. No? Isa na riyan yung pagtatangkang pagpapakamatay. Hindi gawain niya ng tunay na propeta. Ano, pero si time na sayang. Okay, at dadako tayo sa ating pagtatanong, second cross ng ating second speaker, Bro Ali Javier ng Islam. At sa mga bagong nanonood dyan sa ating live, ang topic natin, sino ang tunay na sugo ng Diyos, si E.G. White or Ellen G. White or si Muhammad? Ayan, at dadako tayo sa pagtatanong, Bro Ali, 7 minutes para sa iyo, bro, your time start now. Thank you, Brother Russia. Thank you. Brother Fernando, andyan ka pa? Yes, sir. Okay. Sino ba ang nagpakilala ng propeta? Ang Diyos ba o ang tao? Opo, siya po ay ipinagtatagubilin ng ating Panginoong Diyos at kikilalanin ng kanyang bayan, sapagkat ang tunay na propeta lalabas sa iglesia, hindi sa samahang hindi tinatawag na iglesia. Yan po ang ating sagot. Ulitin ko, brother, sino ang magpapakilala sa propeta? Ang tao po ba o ang Diyos? Ang Diyos nga po ang magtatagubilin na siya ay propeta. Kikilalanin din ito ng kanya pong mga lingkod. At ang tunay na propeta inilalagay sa iglesia, hindi sa samahang hindi tinatawag na iglesia. Ayan, kapag ka dyan lumitaw yan sa hindi samahang hindi iglesia, bula ang propeta po yan. Thank you, brother. Kung ganun, bulaan si Ellen G. White dahil wala siyang pangalan at walang pinakikilala ng kasulatan maging sa dyaryo na siya ay sugo. Tama o mali? Meron po
Katulad ng ating binasa sa Kapitulo 2 ng Joel na ang Diyos ay gagamit din ng mga babae at lalaki upang magsipang hula, no? Sa propeta po yan, tumutukoy babae at lalaki. Lalabas sa iglesia. Ayan, kapag ang propeta hindi sa iglesia lumabas, bula ang propeta po yan. Yan po sabi ng Biblia. Next question. Nasaan mabasa yung pangalan na Ellen G. White sa inyong Biblia, brother? Mayroon ba o wala? Sinagot ko na po yan kanina, wala pong mababasa, no? Katulad lamang ng pangalan ni Muhammad, wala ring nabasa sa Biblia. Kaya lang, hindi nakapasa sa pamantayan si Muhammad, no? Pamantayan ng Biblia, hindi siya nakapasa. Samantalang si Ellen G. White, nakapasa. So yung pagkakabanggit sa Quran, eh self-proclaim po yan. Thank you, Brother Rashan. Kung ang nagsugo sa mga propeta ay iisa at iisa rin ang turo nila, bakit kaiba ang turo ni Ellen G. White sa mga naunang propeta? Hindi po kaiba ng turo, pareho lang po ang turo niya. Ano, yung nagsasabing na iba ang turo niya, eh baka hindi alam kung ano yung turo ni Ellen G. White, no? Hindi po siya iba sa turo ng ibang mga propeta. Kung paano sila mangaral, kung ano yung pinapangaral nila, pagkakilala sa tunay na Diyos, ganun din po ang pagkakilala ni Ellen G. White. Next question. Kaya tunay po siyang propeta. Sa Deuteronomio 18:18, kaparihas ni Moses ang isusugo. Eh bakit babae po yung inaangkin yung sugo? Oo. Paano naging parihas ni Moses? Opo. Tama po. No? Doon sa 18:18 ng Deuteronomy, kapareho po niya, ano? Halimbawa, no? Basahin natin yung talata bilang bahagi ng aking pagsagot, no? Palilitawin ko sa kanila ang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, no? Na gaya mo at aking ilalagay ang aking salita sa bibig niya at sasalitain. So, kung paano nilagyan siya ng aral, ganun din ang aral na tataglawin ng tunay na propeta. Thank you, Brother Rasha. At sasalitain sa kanila ang aking pangalan. Eh, ba't hindi nyo tinuturo yung pangalan ng Diyos, brother? Ay, tinuturo po. Itinuturo. O, nasa amin nga ang tunay na pagtuturo eh. Kung paano kikilalanin na tatawagin ang Diyos eh. Bakit? Kasi meron kaming tunay na propeta. Hindi kagaya ng propeta ng Islam, hindi kasuwato ng naunang kasulatan o ng Biblia ang kanyang aral. At napaka taliwas na taliwas, kaya hindi po yan tunay na propeta na sugo ng Next Diyos. Next question. Thank you, Brother Rasha. Anong pangalan ng Diyos na itinuturo nyo na sinabi ng kasulatan, brother? Opo, isa na po sa kanya pong pangalan, yun pong tetragrammaton na YHWH, at isa rin sa kanyang pangalan, yung taguring ama, marami pa hong iba. O, yan lamang po yung ilang mga bagay na pangalang ipinantatawag sa ating pong Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos na itinuturo ng kapatid na Ellen G. White sa gawaing pagkapropeta. Okay, brother. Bakit yung mga propeta ay tumira pa sila katulad ni Abraham, Moses, David, ang sinasamba ay Allah katulad ng Muslim? Ba't kayo hindi nyo sinasagawa yung pagsamba na tumira pa at hindi kayo kumilala kay Allah? Apo. Ha? Akusasyon lamang po yan. Kami po ay nagpapatira pa. Hindi lamang kami katulad ng Islam na pinangangalandakan sa buong mundo. Sapagkat ang pagpapatira pa, yan po ay ginagawa ng personal. Hindi ho pangmadla. Ayan. At yan ginagawa po sa amin pong pananampalataya. Thank you, Brother Rasha. Kung ganun, tama lang na naligaw kayo pagkat hindi kayo pares pag magdasal yung mga propetang tumitira pa. Tama o mali? Mali po. Ang naligaw po, yun pong Islam, palibasa ang kanilang propeta, bulaan. Kaya, ang kanilang pagpapatira pa, nagsisimula sa tayo, yuyuko, luluhod, tapos bago papatira pa, ang daming istasyong dinadaanan. Sa Biblia, ang pagpapatira pa ay dire-diretso. Hindi na tatayo, yuyuko, uupo, something like that. Diretso na. Thank you, Brother Rasha. Sa Isaiah 29:12, na ipagkaloob sa kanya ang aklat na hindi siya marunong. Eh bakit si Ellen G. White ay profesional at babae pa? Taliwas, tama ba? Pagdating po sa bagay na yan, si Ellen G. White po hindi po profesional.
O hindi nga ho niya natapos yung kanyang pag-aaral ng grade 3. O kaya mali na naman yung akusasyon. O hindi katulad ni Propeta Muhammad, nakakabasa si Muhammad eh. Akala lang ng Islam hindi nakakabasa. Next question. Ang galing pa nga magkwenta eh. Nakakagawa pa nga ng documents eh. Thank you, Brother Rasha. Sa Matthew 5:17 na hindi sinira ni Jesus ang batas, bakit ninyo sinira sa turo ng SDA? Mali po. Hindi namin tinuturo yung ibang katuruan na hindi tinuturo ng Biblia. Kung ano itinuro ng ating Panginoon, yun din. Kaya nga kami nasunod sa Ten Commandments eh. Nang sabihin nga naparito si Kristo, hindi upang sirain, kundi time, upang aganapin. Hindi namin tinuturo na sinira ang kautusan. Time. Ayan, at dyan natatapos ang ating second cross ng second speaker. At dadako tayo sa ating rebuttal ng Islam. Bro, second speaker, Bro Ali, your 10 minutes, time start now. Thank you, Brother Asha. Brother Fernando, actually, ang mga nakikinig naman ang naninimbang. Sana hindi nila mapansin na nagsasalpukan yung toro ninyo kasi sa under Christianity, sa dami ng denominasyon na naglipa na at lumitaw, ay magkakaiba kayo ng katuroan kumpara sa pagdarasal na lamang na ginawa ng mga propeta. Okay. Katulad na lamang sa isang palatandaan na ang Islam ay totoong propeta si Propeta Muhammad dahil ang katuroan dito na turo ni Propeta Muhammad sa pagdarasal halimbawa, sallu kama ra'aytumuni tumuni o salli, sabi niya, magdasal kayo kung paano ninyo ako nakita sa aking pagdarasal. Kaya't ang mga Muslim na kilala sa pagdarasal o sala, kapag umabot ang oras ay tumitira pa sila. Mayroon sinasagawa na paghuhugas muna. At matatagpuan din naman yan sa inyong Biblia yan, kung tutuusin. Kung sa isang banda, mga Muslim ang sumunod sa turo ng mga propeta, hindi lamang sa turo ngayon ng Quran o ng Hadith, kundi mabasa sa mga verses ng Biblia ninyo, mga Muslim ang nakakasunod. Okay. Sa punto na yan, kung nag-iisa ang Diyos na nagsugo sa maraming mga propeta at iisa lamang ang turo ng propeta Muhammad sa mga nauna ring propeta sa makatuwid, bulaan yung inyong propeta na babae pa. Okay. Okay, as isa pa, yung tinatawag na pag-aayuno, yung fasting, ginagawa po sa Islam ito. Sa isang taon, mayroon po isang buwan dito na nagpapasting ang mga Muslim. Kung titingnan po natin, nasaan yung mga Kristiyano upang ituro ito? Hindi ninyo ginagawa. Mangyari, mayroon kayong fasting, kailan yon? Sino sumusunod sa inyo? Sinong tumutupad sa ganitong gawain? O particular lang ba sa SDA o Seventh-day Adventist, nasaan yung ibang Kristiyano? Ba't hindi kayo nagkaisa sa aral ninyo upang sabihin ninyo na tama kayong lahat? Bakit hindi tinatanggap ng kakristyano ninyo na si Ellen G. White ang huling sogo o kaya si Felix Manalo? Dama ba? Tingnan nyo ang Islam, brother. Bukod sa mabasa ang Propeta Muhammad sa ang pangalan niya sa Quran, 33 verse 40, ay ang Diyos ang pumili sa kanya. Pero sa iyo hindi, tao ang pumili sa inyong propeta. Kaya tingnan mo, hindi malabo na talagang lilitaw ang mga bulaang propeta katulad ng Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo na wala namang mga pangalan sa kasulatan. O kaya Ellen Kibuloy, Ellen Soriano, sa susunod na pagkakataon, lilitaw ulit ang mga propeta. Bakit? Kasi magpo-proclaim sila eh. Kaya matutupad at matutupad sa Marcos 24:11 na nagsilitawan na ang mga bulaang propeta kabilang ang Ellen G. White kasi nga wala siyang pangalan sa kasulatan. At huling propeta na nga lang, ito pe, nakapunto eh. Huling propeta na nga lang para sa henerasyon natin hanggang sa huling araw na saklaw niya dapat ang katuruan ng mga propeta, bakit wala siyang kapahayagan na tanggap? Napansin niyo yan? Ito ang punto natin. Alhamdulillah, ang Islam nagtuturo sa mga tao na sumamba lamang sa iisang Diyos na dapat sambahin sa paraan ng propeta ngayon, na ganyan din naman kahawig ng kapamaraanan ng mga naunang propeta rin. Bakit? Mayroon bang pagkakaiba sila ng turo? Wala. Kung titignan pa natin mga kapatid,
yung ginagawa sa Islam na maghugas bago magdasal, biblical din yun na. Itinuro rin ng mga, umababasa rin sa Biblia yun na. Kaya nga lang, sino ang gumagawa kung tutuusin? Ang mga Muslim pa rin, di ba? Halimbawa, yung pagtatalukbong ng mga kababaihan. Kung mababasa pa rin biblical na ang mga babae dapat ay magtalukbong dahil kundi mag-ahit sila mabasa sa Korento 11:6, sino sumusunod sa mga katuruan niya? Tatak Maria, kung ating banggitin. Ang mga Muslima na mga kababaihan. Sa punto na ito, talaga sa Islam na tupad, ang katuruan ng mga propeta at nagpapatunay lamang ang turo ni Propeta Muhammad na siya ay tunay na sugo, hindi lamang mayroon siyang kapayagan, ang kanyang pangalan na banggit sa kasulatan sa Quran, huwag mo nang asahan sa Biblia kasi ang Biblia naman walang orig, walang iisang turo, walang iisang aral na makukuha. Ini-edit, nire-retoke, 73 ang books, naging 66 na lang. Ano pa ang aasahan natin kung walang isang turo dyan? Hindi naman nagkaisa ang mga tao. Sorry sa mga katagang ito. Diba? Parihas dapat ang katuruan ng mga propeta. Yun ang ating tinitignan. Bakit iba-iba ang turo ninyo? At hindi naman alinsunod sa turo ng mga naunang propetang kilala, katol ni Moses o ni Abraham o ni David. Malayo kayo. Sa isa pang banda, kung babae o lalaki lang ang mga propeta ng Diyos, bakit nyo isisiksik ang isang babae? Sinabi na nga ng inyong Biblia, 1 Timothy 2:12, na hindi po pwedeng magturo ang isang babae. Hindi po pwedeng magturo, ibig sabihin, maging propeta pa kaya? Malabo, di po ba? Ang mga punto na ito, kung titignan po natin, halimbawa, yung pagbabalbas. Kung mababasa sa inyong Biblia, 1927 ng Leviticus, sino sumunod? Kaming mga Muslima, kasi turo ni Propeta Muhammad. Salungatin ninyo ang mga Hudyo, mga Kristiyano. O, nakita ninyo ngayon. Bakit? Kasi ang turo ng mga propeta, magkakaisa lang sila, hindi sila salungat sa bawat sitwasyon. Dapat isa lamang yung kanilang katuruan, particular sa pagsamba sa Diyos. Bakit kayo nagtuturo na isa sa tatlo ang Diyos? Samantalang ang tinuro ni Moses sa 4 ng Deuteronomy, isa lamang ang Diyos. Bakit yung dinagdagan ng tatlo sa isa? Sinabi ni Jesus na isa lamang ang Diyos, 12:29 ng Marcos. Ba't nyo sinasabi na tatlo sa isa? Di bali, may Propeta Muhammad na nagsabi, isa lamang ang Diyos. Yun yung turo ng Islam. Tama po ba? Sabagkat isa lang naman talaga ang Diyos, dito tayo dapat magkaisa. Inukonsidera ngayon, maraming pari at pastor na nagmuslim. Bakit ayaw na nila sa SDA? Ayaw na nila sa Baptist? Ayaw nila sa Iglesia ni Cristo? Sa Katoliko mangyari, Brother Russia, sa totoo lang, kung mayroong isang tamang relihiyon o sikta under Christianity, dapat magkaisa kayo at pamarisan ninyo ang mga propeta, Muslim na kayo nun kapag nangyari yon. Ibig sabihin, sumasamba na tayo sa isang Diyos sa kapamaraanan ng mga propeta katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walang grupo ng mga, thank you Brother Russia, walang grupo ng mga tao ngayon sa balat ng lupa na pag binanggit ang mga propeta ay nagsasabi ng sallallahu alayhi wasallam. Ano ibig sabihin nun? Kami lamang ang gumagalang sa mga propeta. Sinasabi namin ng alayhi musallam. Sumaka nila ang kapayapaan pag nababanggit yung kanilang pangalan. Pag nabanggit ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang binabanggit namin. Ito ang mga palatandaan. Pag nagkikita ang mga kamusliman ay tatak Jesus kung ating tawagin. Bakit? Hindi naman kasi lahat ng nila naman Biblia, chismis . Mayroon pa naman natitimlong mga mensahe dyan . John 20:21. Pag bumati si Jesus sa kanyang mga tao ay salamu alaykum sa Arabic. Ano yun? Kapayapaan ang sumain nyo. Ay tatak Jesus nga ang mga Muslim ngayon. Tama ba? Ang mga kababaihan, di ba? Kaya huwag niyo makita-kita yung pagkakamali ng tao dahil tao lang, mga Muslim o Kristiyano, nagkakamali rin yon. May pagkakamali, pero hindi kami nagkamali na mga Muslim na sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang sinasamba na itinuro ng Islam ay walang iba kundi ang Diyos sa pamaraan ng mga propeta. Mamaya, babatuhin tayo ng mga particular na turo. Titingnan natin, ang mga Muslim around the globe ay nagkakaisa na sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at walang pagkakaiba. Siya ay isang sugo, isang propeta, walang tumataliwas. Pero sa Christianity, hindi nyo malibot, barya ninyo, 500 population,
Sandamukal ang mga propeta ninyo. Bakit? Sorry ha. Kasi nga, kanya-kanyang angkin. Yan ang tinatawag na tanda ng kaligawan at pagiging piki ng mga nag-angkin na mga propeta, sapagkat ang propeta, pinakilala dapat ng kasulatan. Ang Diyos ang nagsabi. Ito dapat, ito yung pangalan mababasa. Katulad ng Moses, Abraham, David, Solomon, nasa kasulatan sila. Muhammad, nasa kasulatan. Pero Ellen G. White, malabo po. Malabong magkaroon ng pangalan. Dahil wala naman talaga po pangalan sa kasulatan. Siguro, naubos ko na yung oras ko, Brother Russia. Maraming salamat sa oras ko. Ako'y nanghihingi ng pamansin sa ating mga kapatid na nakikinig. Siyempre, ang atin lang dahil sa topic na to ay sinasabi natin ang mensahe kung saan kagat labi lang. Siyempre, sorry sa mga nasaktan, pero ayaw ko pong makasakit, kundi maiparating lamang ang mensahe ng Islam. Ang huling propeta ay si Propeta Muhammad, nabanggit siya sa kapahayagan, at hindi ang Ellen G. White na wala sa kapahayagan, at babae pa man, walang natanggap na kasulatan. Kaliwas ang katuroan sa turo ng Propeta Abraham, Father of the Nation. Thank you, Brother Russia. Okay, so dadako tayo sa pagtatanong. 7 minutes sa second cross ng ating first speaker. Your time start. Wait lang. Natin. Okay, your time start. 7 minutes. Tanong. Nakamit. Ah, sorry. Thank you. Una ko pong tanong, isa po sa pamantayan ng pagiging subukan ng propeta ay dapat, no? Ay nakabase siya sa kautusan at sa mga propeta. Ano ho? Tanong, sa ganito rin ba nakabase ang kinikilala ninyong propeta na si Propeta Muhammad ng Islam? Saan, ano po yung timbangan mo, bro? Ano yung sa ganito? Ano yung ganito? Oh, sabi kasi si Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patutuo. Kapag hindi magsasalita, ay ayon dito, walang umaga sa kanila. Tanong, si Propeta Muhammad ba ng Islam ay nakapasa ba sa pamantayang ito na siya ay nakabase sa kautusan at sa patutuo? Yes, malino bro. Si Propeta Muhammad nagturo na isa ang Diyos, nagpatira pa na katulad ng mga naunang propeta, pero yung Ellen G. White ay malabo. Unang-una, wala siyang pangalan sa kasulatan, hindi turo ni Abraham ang katuruan pagdarasal, at iba pa. Malabo ang Ellen G. White, bro. Thank you. Okay. Sabi po ninyo, nakapasa dito sa kautusan at sa patutuo. Tanong, ano ang ibig sabihin ng kautusan na binabanggit sa talatang ito, at ano ang ibig sabihin ng patutuo? Pakisagot po. Kung ang kautusan, bro, particular unang utos, huwag kang sasamba sa iba pang Diyos. Sinabi niyang Diyos kay Moses, first of the commandments, dapat pamarisan na natin si Moses at hindi katulad ni Ellen G. White sa naliligaw ang SDA. Sa punto na ito, magkaiba na yung turo. Next question. Okay. Next question. Para mas klaro sa atin, ano po ang ibig sabihin ng patutuo sa talatang ito ng Isaiah 8:20 na sinabi po ninyo na nakapasa dito si Propeta Muhammad ninyo? Anong ibig sabihin ng salitang patutuo? Ang patutuo ay walang ibang magpatutuo kundi ang Diyos. Siya ang magbibigay na ito ay sugo, pero ang inyo, ang nagbigay na kayo ay nag-angkin na si Ellen G. White ay sugo, ay kayo. So dapat ang Diyos ang magbigay ng palatandaan, mabasa na ito ay sugo, ito ay propeta, pero walang pangalan si Ellen G. White. Okay, iwanan ko na riyan, no? So next question ako. Okay, so idinidiin po ninyo na ang mga propeta dapat nakasulat sa kanilang mga kasulatan. Tama po ba? At yun ang banggit ninyo kanina. Ano ho? Tanong, yun bang aklat ng Quran? Tama ba na yan ay kasabayang lumitaw
sa panahon ni Propeta Muhammad or nahuli yan bago si Propeta Muhammad? Ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at namemorya ni Propeta Muhammad nung wala na si Propeta Muhammad sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ay isinaaklat na sa mga kapanahonan kasunod na mga panahon na. Hindi yung at the same time na nandyan na yung Quran sabay ni Propeta Muhammad. Next question. Sa Makatwid, yan ay contemporary no, ng paglitaw ni Muhammad, yan ang Quran. Ang Quran, mabasa sa 15 verse 9 ng Quran, pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa pagbabaw. Ito ay salita ni Allah na memorya ni Propeta Muhammad. Kalaunan nang wala na si Propeta Muhammad, isinaaklat na ang Quran para sa henerasyon natin. Thank you. Okay. Then, iwan ko na ulit dyan. Okay. So, binabanggit nyo kanina yung Deuteronomy 6:4. Kung mayroon ba akong mabasa na isa sa mga ibig sabihin ng salitang ekad ay tumutukoy sa maraming bahagi, tatanggapin nyo ba na nagkamali kayo? Kung makakabasa ka mula sa Biblia na ang kahulugan ng ikad ay marami, ay diwaw, salpukan ang nilalaman ng Biblia dahil ang ahad, isa lang. Hindi pwedeng marami. Thank you. Okay. Next question. Yun bang ikad? Yan ba ang ahad? Yes or no? Magkaibang kataga. Pero kung titignan natin yung kanilang mensahe, sapagkat nagturo si Moses na isa ang Diyos, isa rin kay Jesus, isa rin ang turo ni Propeta Muhammad, kung ganun, isa lamang ang ibig sabihin nung ikad o ahad. Sister language. Next question. Okay. Next question. Saan mo mababasa sa banal na kasulatan, no, sa Biblia, na ang pagpapatirapa ng mga propeta ay nagsisimula sa tayo, sunod ay uko, tapos ang kasunod niya na ay upo bago patirapa ng isang pagkakataon? Saan niyo po mababasa? Hindi mabasa sa Biblia ang pagkasunod-sunod ng sinasabi mo na sala, pero biblical, nagpatirapa si Moses, si Abraham, si Joshua, si Aaron, si Jesus. Yan ang turo ng kamusliman na tinuro ni Propeta Muhammad na ligaw ang Ellen G. White, SDA na ligaw na. Next Sorry. Question. Okay. So, next question. Sabi po ninyo, ang babae dapat nakatalukbong. Ano, at hindi ito angkop kaya Ellen White. Tanong, may record ho ba kayo na sa pangangaral ni Ellen G. White ay hindi siya nakatalukbong o nakabelo? Meron po ba o wala? Hindi natin alam, brother, kasi ang punto ko lamang dyan sa Korinto 11:6, ang babae, kung kahiya sa kanya ay magpakiskis ng buhok, dapat magtalukbong naman. Kaya ang punto dito, yung mga nagtatalukbong ay Tatak Maria. Kristyanismo, under Christianity, time, sino time, nakakasunod? Time. Mga madre ng Katoliko actually ang nakakasunod. Time na. Yung SD na ligaw, sorry. Time na. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal stage ng ating debate. Siyempre, bago tayo pumunta sa ating conclusion, at babasa muna tayo ng counting comments. Shout out kay Terin E. Maluyon. Ayan. Sabi niya, Ala SWT Guide Ustad Ali. Ayan. Sabi ni John Kenneth V. Barr, good evening. Ayan, good evening sa iyo, bro. Kay Lyrin E. Maluluyon, bakit po ba si E.G. White nabigyan po ba ng kasulatan ng nag-iisang Diyos? Ayan. Sabi ni Haribo Latip, ang pagpapatirapa ng Seventh-day Adventist ay trip-trip lang. Sabi naman ng naka-Arabic, si Muhammad propeta, bulaan nga lamang. Nasa tama bang isipan si Muhammad nung sabihin niya na ang similya ng tao ay galing sa tadyang at ulugod? Ayan.
Sabi ni Roel Carillo, wala naman kasing nahula si Muhammad, paano naging propeta? Yan, sabi ni Cynthia S. Manalo, bakit ang pogi ni Bro SDA? Yan. So, dadako tayo sa ating conclusion. Pauna ang ating second speaker, Bro Ali ng Islam, sa kanyang final conclusion. 5 minutes, bro. Your time start now. Thank you, Brother Raja. Maraming thank you. Brother Fernando, siyempre, ngayon pa lang nanghingi ako ng pamanhin. Ako ay nanghingi ng sorry. Mga nakikinig na SDA, dati na akong SDA actually, ayaw ko na kasi ang toro hindi mapapanaligan. Okay. Kung si Propeta Muhammad ay huling sugo o huling propeta, nababanggit yon sa kasulatan. Ulitin ko, chapter 33 ng Quran, verse 40. Okay, Diyos ang nagpakilala. Pero yung Ilin Jihuay, bukod sa wala siyang natanggap na revelasyon, wala pa siyang pangalan. Ang kulit, di ba? Pinakahuling sugo, walang pangalan. Ang kulit. Di ba? Napakakulit talaga kung isipin. Kaya hindi ako mapanatag sa ganyan. Nung ako ay dati pang iglesia ni Kristo rin, ganun pa rin. Sa isa pang banda, kung ang mga propeta na nabanggit ko kanina, si Abraham, si Joshua, si Aaron, si David, si Moses, si Jesus, parehas na tumitira pa sa itinuro ni Propeta Muhammad, ganun ang kamusliman around the globe, naliligaw kayo. Kaya magmuslim din kayo upang mapamarisan natin ang turo ni Propeta Muhammad. Ito yung tatak Islam, tatak propeta, tatak Jesus, tatak Muhammad, yung pagpapatira pa kung magdasal. Si mababasa yan sa Quran 22 verse 77. Inutusan ng Diyos ang mayroong pananampalataya na magpatira pa kung magdasal. Eh ang mga halimbawa, mga modelo ay mga propeta. Alam naman hindi natin sundin sila. Ang nakikita ko lang nasunod ng SDA, yung hindi pagkain ng baboy. Yun lang eh. Pagkat ipinagbawal pa rin hanggang sa panahon natin ngayon eh. Pero sa iba pang katuruan, sorry na lang sapagkat wala po kayong nasusunod. Kung mayroon man, siyempre, hindi naman lahat kasi na mabasa sa Biblia ngayon ay mali-mali. Mayroon pa naman katotohanan yung iba pa. Dahil kung ang mababasa sa Biblia na basihan under Christianity ay may isa lamang, dapat nagkaisa kayo sa turo at relihiyon. Hindi dapat kayo magkakawatak-watak. Yan ang isang pamantayan. Kung naliligaw ang isang tao sa tunay na relihiyon ay nawala siya sa landas, tama. Nagkakawindang-windang kayo ng turo at magkakaiba kayo ng sinasamba. Hindi, alam natin na magsabi tayo isa lamang ang Diyos na sinasamba natin. Eh, anong patunay na isa yung Diyos na sinasamba natin? Yun paraan ng pagdarasal natin dapat, nakatulad ng mga propeta. Kaya malinaw eh. Islam ang tama eh. Kaya maraming nagmumuslim na mga pari at pastor eh. Bakit? Nakikita yung katotohanan nandito talaga sa Islam. Hindi man matatawaran talaga, hindi lang naman mga Pilipino ang nagmumuslim ah. Maraming ibang lahi rin ah. May mga Hindus at mga Buddhist na yumayakap sa Islam. Yun ang reality. Mapapakitaan ko kayo ng mga maraming mga nag-Muslim na bagong mga picture, mga videos. Pero yung nag-Kristiyano, mayroon din siguro galing sa Katoliko, pumunta sa born again o born again napunta sa iglesia. Kayo-kayo na lang, di ba? Yun lang ang punto dyan. Ang atin lang, alhamdulillah, na ipaabot ang mensahe. Dapat ay, inshallah, magsaliksik po kayo. Kung mga kausap niyo katulad namin ay dating kapanalig ninyo, unang punto, pag-iisipan nyo bakit umalis kami. Bakit? Dahil natagpuan namin na ang katotohanan ay nasa Islam. Walang Diyos na dapat sambahin, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you, Brother Rasha. At si Propeta Muhammad ay huling sugo at mababasa sa kasulatan. Malinaw yan. Pero kung walang mabasang pangalan ng propeta, ang katuruan ay taliwas sa katotohanan ng mga propeta, ibig sabihin, gulaan po yan. Sorry sa katagang gulaan, LNG, White. Brother Fernando, huwag kang magagalit sa akin. As usual, nasa DevCon tayo.
Binabati ko yung mga pastor dito, si Pastor Wempy, si Brother Gisty, si Maricel, si Noel, mashallah, si Steven, si Brother Rowell, iba pa. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mag-aral kayo. Manalangin tayo sa isang Diyos na gabayan po tayo sa landas ng mga propeta ang pagsunod, pagsuko, pagtalima ito ang Islam. Maraming thank you, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so that is Brother Ali Javier ng Islam at dadako tayo sa ating first speaker, Fernando Camacho ng SDA. 5 minutes ulit sa iyo bro, your time start now. Okay, sa akin pong huling pananalita, no, binabanggit ang unang Timoteo 2:12, yan po ay hindi nagsasabi na ang mga babae ano sa pangkalatang iglesia ay hindi dapat magsalita. Ang issue po diyan, kapag ang isang babae magsasalita at nais niyang pamunuan ang lalaki, bawal po 'yon. Kaya sa amin pong iglesia ay wala pong posisyon na pamumuno sa mga lalaki ang kapatid na Ellen G. White. Wala po siyang opisina. Ano? Yan. So kaya dito, laglag na itong unang Timoteo po niya. Then kanina in-indict niya yung paghuhugas, ano? Sino daw ba naghuhugas bago bago manalangin o something like that, ano? O, pinatutunayan lamang hindi sila tunay na sa Diyos. Kasi ang tunay na sa Diyos sa 1:15 talatang 13, sila'y malinis na, nilinis na ng ating Panginoong Kristo. Kaya hindi sila tunay. O kaya kung may lumito sa kanilang propeta, hindi po tunay 'yon. Ngayon, eto pa. No, lagi niyang binabalik-balikan yung pangalan, ano? Siyempre, sabi ko nga, si Mrs. White tapos na Biblia bago pa siya lumabas. Kaya imposible malagay pangalan niya roon. Si Muhammad nalagay sa Quran. Kasi nga, contemporary. Kasabayan niya, halos. Oh? Kaya normal lamang mailagay po yan dyan. Ano? Hindi ito nakakasugat sa ating paniniwala. Ano? Okay? So, then, bilang pagpapatotoo na si Muhammad hindi tunay na propeta, mga kapatid at mga kaibigan, yung kanyang ginagawang pangmumulestya, ano, dito po sa sunad.com, ano, 562 chapter wrapping oneself up, ano, ito ay nakalagay dito, oh, na si Muhammad, ano, ay nakikipag lips to lips doon sa bata, ano, sa bata, ng mouth to mouth. Ano? So, hindi ito gawain ng isang tunay na propeta. Kaya kung sa buhay at buhay, walang maipipintas kay kapatid na Ellen G. White. Pero kaya propeta Muhammad ng Islam ay meron. Katulad dito, nakikipag-mouth-to-mouth siya sa isang bata. Pangmumulis siya po yan. Ano? Ano pa ang isang katunayan? Ano? Na hindi siya tunay na sugo. No? Sabi po ng kanilang Quran, kung totoo ito, no, sa surah 29 verse 27 ang propeta lilitaw sa linya ni Isaac at ni Jacob. O si Muhammad hindi naman siya sa linya ni Isaac at Jacob lumitaw kundi sa linya ni Ismael. Kaya hindi talaga siya tunay na propeta kung totoo ang sinasabi ng Quran ito. Ano ho? Ngayon, kung sasabihin nila may iba pang paliwanag dito, ang Quran nila ngayon ang magsasalpukan. Ano? Yan. Then yung ilang ulit na pagpapakamatay ni Ellen, ni Ellen tuloy, ni Muhammad ay hindi niya sinagot kanina. Bakit? Totoo yun eh. At paulit-ulit, hindi gawain ng isang tunay na propeta. Kaya yung mga ganyang gawain, hindi natin matatagpuan kay kapatid na Ellen White. No? Kaya propeta Muhammad ng Islam, naniniwala tayo, hindi siya tunay na propeta dahil sa mga katangiang sinasabi po niya. Biruin po ninyo, ito pa isa, oh, propeta, oh, papakilalang propeta, pero akalain nyo takot sa asong itim? Aba, klase, napakahina naman ang propetang ito, may phobia, ano, so hindi yan tunay na propeta, mga kapatid at mga kaibigan, ano, oh, yan, propeta lang tawagin, pero hindi tunay, no? At walang hula sa Biblia na mayroong lilitaw na propeta sa labas ng kanyang iglesia. Ang tunay na propeta lalabas po sa tunay niyang iglesia. Kaya wala hong napatunayan, ano? Then, wala daw kapahayagan. Ito nga, oh, binabanggit ko, tatlo nga itong hinawakan ko kanina. Meron. At dito mismo, kung contemporary, nandito pangalan niya.
Oh yeah. Ah, so yeah, hindi nakasugat yung mga tinding ng kapatid, no? Ayan. So dito ano, wala siyang napatunayan na ang propeta Ellen G. White ay hindi tunay na propeta. Dahil lahat ng turo ng Biblia, yan po itinuturo ng kapatid na Ellen G. White maging ang tunay na pagkakilala sa atin pong Panginoong Diyos, no? At wala ring nabasa ang kapatid na Javier na sa isang pagkakataon, yung pagpapatira pa isinagawa ng tayo, yuko, tapos upo bago patira pa, no? Walang ganun sa mga propeta. Ano ho? Yan. Then yung pagbanggit ng Assalamualaikum, ano, na binanggit ng ating pong Panginoong Hesukristo, yung po ay hindi sa tuwing babati, mga kapatid, ano, special occasion o special na pagtatagpo yung nangyaring yon. Kaya mali talaga eh yung turo ng propeta Muhammad, ano, na kinikilala nila. Ay. Time. Sayang. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between SDA and Islam sa topic na alin ang tunay na sugo, si E.G. White o Ellen G. White or si Muhammad. Ayan. At dadala ko tayo sa pasasalamat. Siyempre, bago natin i-end ang live, bigyan ko ng 1 minute na pasalamat yung ating first speaker kanina, Bro Fernando. Okay, salamat po ng maraming marami. Una-una sa atin pong Panginoong Diyos at patuloy natin siyang itinataas at pinararangalan. Ganun din sa kabuuan ng Debaters Convention, maraming salamat po sa matyagan ninyong pangangasiwa at sa mga kasama namin dito, si Pastor Wimpy, kapatid na Nico, kapatid na Steven, si kapatid na Honey, Caruel, Ian J, at kapatid na Simplicio, Maricel, at kapatid na Noel na napakabait, no? Yan. At siyempre sa akin pong napakahusay na debatidor ng Islam ang kapatid na Ali Javier. Ayan, ha? At subaybayan po ninyo mga kaibigan ng akin pong YouTube channel, type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. At paki-subscribe na rin po. Pwede po kayong magtanong sa atin pong mga programa. Bukas po tayo tuwing araw po ng Sunday, alas 4 hanggang alas 6 sa Ayon sa Kasulatan. At naulit po yan ng Martes at Webes, ganap na alas 8 hanggang alas 9. Maraming salamat po sa inyong lahat, maging sa comment section. At hangad ko po ang kapayapaan ng bawat isa. Hasta la vista. Okay, at syempre, 1 minute din, pasasalamat yung ating brother na Islam. Bro Ali, pasok ka bro. Assalamualaikum, magandang oras sa ating lahat. Okay, maraming thank you, alhamdulillah, po rin ang kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat, Brother Russia, sa iyong oras. Kay Brother Fernando ng SDA, at saka mga kapatid dito sa grupo, sa room, at sa mga nanonood sa live, sana hingin natin sa Panginoon na igabay tayo sa landas ng mga propeta. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Inshallah, hanggang sa susunod, ako'y nanghingi ng paumanhin sa mga nasaktan pero ayaw ko pong makasakit. Thank you po. Okay, at Debaters Convention, gusto din mag-promote yung ating YouTube channel, Debaters Convention Official, pag-subscribe. At meron ba tayong photo shirt at t-shirt? Available yan sa Lazada. At ang debate ngayon ay sponsored by tentraveda.com. Gusto nyong nasa kanilang website, pwede nyong tingnan. Ayan. At future debates, meron pong debate si Alvin Gitamondo versus Thompson. Ina-arrange lang namin para matuloy. Actually, last week yan ng August. So, tingnan natin. I think sa 29, basta something nandito. Ayan. At meron din akong debate kay Rahim Roma sa September 1. Yun yung mainam. Christian or ang Islam. Ayan. So, haharap po tayo sa isang debate. At ano pa ba? Future debates. Meron pang bukas, meron. I think araw-araw kaming merong debate. So yun, antabayanan nyo lahat. At this is Admin Russia, Debaters Convention. We're out. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan.
malapad ang pinto.